Raul Manuel hindi pa rin daw tumitigil sa paninira di umano sa gobyerno ni President Bongbong Marcos. Ayon pa sa isang abogado, kaya nag-congressman itong si Raul Manuel ay para daw makalusot at magkaroon ng immunity sa kaso laban sa kanya. Pero tapos na daw ang oras ng mga tauhan ni Juma Sison, kasong treason at libel ang isasampa dahil sa pambabastos at pambibintang sa ating Pangulo. Darating ang panahon na dadamputin na sila ng mga pulis at sundalo. Yan ang pangako ng ating gobyerno. Ayon naman sa komento ng mga netizens, kabataan ang pag-asa ng bayan. Pero kung katulad ni Raul Manuel ang mga kabataan ngayon, ay wag na tayong umasa pa na umunlad, kaya dapat ay ikulong na daw yan. Ito pa ang sabi ng isa, tama na, oras na para ikulong at sibakin sa pwesto ang mga tauhan ni Juma Sison. Maraming taon na ang nasayang dahil sa mga komunista na yan. Nakalimutan yata ng taong ito na si Raul Manuel na siya ay nag-undergo ng oath of office for public office and accountability. At under that oath, sa kanyang panunumpa na sinumpaan niya, ay malinaw na ang kanyang tungkulin ay ipagtanggol ang konstitusyon ng Pilipinas, ipagtanggol ang pamahalaan at gobyerno natin, at ipagtatanggol ang lahat ng batas at ang kagalingan ng bawat mamamayang Pilipino. Ngayon, Raul Manuel, gusto mong ipatigil ang isang mayor na programa ng ating pamahalaan na ikaw ay pumasok at kumukuha ng pondo at pwesto being the representative ng Kabataan Party ng CPP sa loob ng Kongreso, pinagbigyan ka kahit na alam namin na ikaw ay urban operative at walang mabuting gawain dyan sa loob. Subalit dahil may batas na nalulusutan nyo, ay napagbigyan ka dyan. Gusto mo ngayon na ang gobyerno ay lumuhod. Yan ang gusto mo. Ayaw mong gawin ng gobyerno ang tungkulin niya na ito ay pigilan at tapusin na. Nakakahiya ka, sabi ni Piscal Gonzales. Ang iyong out of office ay nilalabag mo. Ano bang pagtingin namin dito? I think, Ma'am Lorin, we are going to ask some lawyers to draft a position paper or a manifesto or a petition addressed to Congress pag nagbukas sila formally, at maglalabi kami sa loob ng Kongreso, antayin mo ito, Raul Manuel, upang ikaw ay mapaimbestigahan sa Committee on Ethics. Sapagkat ang ginagawa mo hindi lamang pangbabastos at pang-iinsulto sa institusyon ng Kongreso bilang isang pillar of democracy, ang ginagawa mo ay paglabag sa iyong oath of office. And I think pwede kang masuspend or pwede kang i-deny ng iyong tungkulin na mag-assume ng iyong posisyon. Kasama si Arlene Brosas ng Gabriela, na ngayon ay numero uno nag-aataki sa Philippine National Police, kasama si Franz Castro na sumisira ng ating mga kabataan. At hindi mo kami pwedeng pigilan, Raul Manuel, kasi mga mamamayang Pilipino kami. Ang aircon, ang papel ng opisina mo at ang 70 million na pundo ng opisina mo, 70 million din kay Franz Castro at 70 million din kay Arlene Brosas ay nanggagaling sa buwis ng mamamayan. At dahil doon ay nag-umaasa sila na sana matutunto na kung sino mastermind. Ang problema po natin dito, tatapatin ko na kayo. Reviewin nyo man ang lahat ng binira ni Mr. Percy Lapid sa kanyang Lapid Fire Program. Napakarami po niyang binira. Kasama na dyan si Bongbong, President Bongbong Marcos. Kasama na rin dyan si dating President Digong Duterte. Kasama na dyan sa kanyang binira ay si Vic Rodriguez, na siyang nag-appoint. Pinibira niya si Vic Rodriguez sa issue ng Sugar Regulatory Authority import na 300,000 metric tons. At binibira niya rin ito sa tinatag ni Percy Lapid na appointment for sales scandal. Ibig sabihin, ang pumapasok sa isipan natin, maraming nilagdaan si Mr. Vic Rodriguez sa ngalan ni President BBM na itatalaga o i-appoint ng mga official na bumagbayad sa kanya. Isa sa mga kwento doon na binabanggit nila ay mga ni Mr. Percy Lapid ay may isang Chinese na doon na nagbayad din sa kanya na 300 million para i-appoint. At pero may kanikanyang gimmick doon lahat ng in-appoint na alanganin. At itong Chinese na doon nagsampa pa ng kaso laban kay Vic Rodriguez. Well, hindi natin alam kung sino yun. Walang binanggit si Mr. Percy Lapid. Basta kay binanggit ni Percy Lapid, noong September 30, ay binira niya yung si Mr. Vic Rodriguez na kanyang maraming appointed na mga tao na hindi daw dumaan kay Mr. President Bongbong Marcos.
At noong October 1, binira rin ulit ni Pastor Percy Lapid na yung mga inappoint na mga alanganin na hindi alam ni Mr. Marcos ay ang nangyari, may kanya-kanyang gimmick. So kung matandaan mo, may report nga noon na sa Bureau of Customs ang commissioner, dalawa ang napirma na appointment. Hindi malaman kung sino yung original o peke doon. So yan po ang resulta ng mga nagawa ni Mr. Vic Rodriguez. Si Panyero Vic, aywan ko lang, I am sympathizing with him. I know, I do believe that Mr. Vic Rodriguez is very innocent in those acts that he did in signing. I know somebody that he cannot refuse was behind his back. At malamang itong person behind his back did not even inform Mr. President Bongbong Marcos. Okay? Ilang paniwala ko lang yan. Hindi ko lang alam kung anong totoo. But anyway, let us proceed. Ang iba pang binira ni Mr. Percy Lapid ay yung pugo. Kinwento niya kung paano itong pugo mag-operate. At sa totoo lang, binira pa nga niya si Secretary Buying Remulla. So kung binira niya si Secretary Buying Remulla, dahil sa mga pugo, ay pwede ba natin sabihin na si Buying Remulla isa rin sa likod niyan? Well, sa aking hunch, ay mukhang wala. Kasi hindi naman todo pagkabira ni Percy Lapid sa pugo. At ang isa pa, pagbira kay Duterte, na sinasabi niya, ay nag-uumpisa ng galaw ng mga Duterte boys sa Marcos administration at ang objective ay tatanggalin, patalsikin si Bongbong Marcos para maging presidente si Sara Duterte. So, pwede bang nangyari na si Mr. President Duterte ang nagpapatay kay Percy Lapid? Posible rin, pero wala tayong ebidensya. Posible rin ba si Bongbong? Posible rin, pero wala tayong ebidensya. Pero medyo nasasaktan yung pamilya Lapid na sinasabi sa akin, ako na nga ginawa ng spokesman ngayon kasi napapagod na si Mr. Roy Mabasa. At ang sabi niya ay nasasaktan talaga ang loob nila mula noong October 3 na pinatay ang kanyang kapatid. At hanggang nitong isang araw, October 17 or October 18, ay hindi nagsalita man lamang si Mr. President Bongbong Marcos para supilin ang mga pumatay at hanapin yung kriminal at kung sino mga mastermind para tukuin. Walang salita si BBM dyan. Kaya nung nagsalita naman si BBM pagkatapos na madiskubre ni Secretary Buying Remulla na namatay yung binanggit ni Joel Escorial na middleman na si Crisanto Palanya Villamor, ay nagpuntos kagad si BBM na i-freezer, suspendihin muna ito si General Bantag kasi nakalusot yung ganuning na pangyayari. Una, nalusotan ka ng cellphone na bawal yan. Pangalawa, namatay itong si Crisanto Palanya Villamor na pinangalanan na ni Joel Escorial 4 oras matapos maipresenta sa media si Joel Escorial. So, ibig sabihin, kahit sabihin natin ang otopsiya ay lumalabas na health matter, it was difficulty of breathing ang cause of death. Well, hindi mo maalis sa isipan ng mga mamamayan, lalo ng mga netizens, kasama na dyan yung mga taga-suporta ni BBM at ni Duterte na may follow-up na nangyari sa kamatayan ni Mr. Crisanto Palanya Villamor. Okay? So, at least, nais kong pasalamatan si Mr. President Bongbong Marcos dahil nagbanggit ka na ng inyong pagsuporta sa pamamagitan ng pag-utos na i-freezer muna si General Bantag. At ipinalit mo dyan si General Lasso, retired General Lasso na happy ng Special Action Force dati sa panahon ni Duterte. So anyway, pumunta raw siya na habang si Crisanto ay nakakulong sa Bilibid, sabi niya. Si Crisanto Palanya Villamor ay tumawag sa kanya noong September 5, 2022. Tinawagan siya gamit ang cellphone. O, tika muna. General Bantag, bakit nakaroon ng cellular phone dyan sa mga, sa ano? Kung wala sana ng cellphone yun, hindi sana nagkakontrata para papatay kay Kaper si Lapid. Pero malaking dagok yan at bakit napayagan na nagkaroon ng cellphone ang mga nasa maximum. Okay lang yun siguro sa medium o minimum.
na bilangguan. Pero sa maximum, ay mga, alam mo naman kasi, itong mga gustong maghanap ng papatay ng tao, ay lagi silang kumukuha ng dumadaan doon sa mga nakabilanggo. Kasi, pwede nilang ano, malayo. Eh, ibig sabihin ay hindi sila makikilala nung kung sino ang umuupa. So dito, hindi sila matuturo at pwede nila may papapatay kagad. Kagaya nangyari kay Crisanto Villamor Palanya ay namatay daw siya. Pero duda ang pamilya hanggang ngayon kahit na mayroong autopsy na nangyari na lumabas na difficulty in breathing, mahirap paghirap sa paghinga ang dahilan pagkamatay. Hindi po kami dyan maniniwala kasi marami naman paraan na pumatay, pagpatay na gamit na kunwari palabasin na nahirapan huminga. So ayon nga sa kay Buing Remulla, ni-request nga niya, Secretary Buing Remulla, ni-request po niya na magkaroon ng toxicity, toxic autopsy. Alamin kung ano may mga lason, mga chemicals na pinasok sa katawan ni Crisanto Palanya Villamor. At sinabi pa ni Mr. Joel Escorial na pagkatapos siyang matkausap noong September 5 ni Mr. Crisanto Palanya Villamor, tinanungan, sinabihan siya na ang kanyang kontrata, ang alok sa kanya ay 550,000 at ng kanyang trabaho ay papatayin si Percy Lapid. At pumayag daw siya at binigay ni Joel Escorial ang kanyang BDO account number. So, noong September 15, 2022, may nadeposito sa kanyang BDO account ng dalawang beses, nag-50,000. So, ibig sabihin, sa pizza na yun na September 15, 2022, ay nagkaroon ng 100,000 sa kanyang BDO account. Ito si Joel Escorial. So, dahil doon, nagsimula na siya ng kanyang trabaho. Pero kinabukasan, September 16, hindi pa siya makapagsimula ang trabaho, ay binigyan naman siya ng 100,000 sa kanyang bangko. So, ibig sabihin, sa madalit sabi, nabigay na sa kanya is 200,000 na. So, pagkatapos na magbigay ng 100,000 na pang 200,000 na yun, ay tumawag daw sa kanya si Crisanto Palanya Villamor. At sinabihan siya na nagdeposito na sa kanyang account yung paunang bayad. So, ibig sabihin, pagkatapos nun, ay anong ginawa niya? Basta, inumpis siya ng trabaho, pero nang tinanong siya kung ano bang dahilan kung bakit gusto niya papatay si Percy Lapid, sinabi ni Joel Escorial, wala naman siyang alam kung bakit. Basta kaysa kanya, tinanggap niya trabaho, papatayin yung Percy Lapid na yun. Ngayon, sinabi niya rin na hindi niya kilala kung sino yung nagdeposito ng pera sa kanyang BDO bank account. Pero binigay niya yung cellphone number nung Orly. Oy Orly, bistado ka na, natkuha ng cellphone number mo at na ng police, kaya mas maganda pa mag-surrender ka na. Ha? Ang cellphone number na binigay mo rito ay 0945-607-1845. Oh, kailangan mong ibibigay, kailangan mong surrender na. Unang-una, alam na yan na kasi nagamit mo ni cellphone na yan, alam na yan i-trace kung saan at kailan at saan ka tumawag. Ha? Tandaan nyo, lahat ng cellphone ay may tinatang na GPS, Global Positioning System. So, alam na, malalaman mo, pag titingin ng cellphone, malalaman kung saan ka tumawag, makukuha yung eksaktong lugar, anong latitude, anong longitude, no? Kung alam nyo yan, mga seaman, alam yan, ang tsaka mga surveyor, alam yung ibig sabihin ng latitude tsaka longitude. Kami mga engineer, civil engineer din ako, alam namin na ibig sabihin ng latitude, longitude, no? Kung ihambing mo yan sa ordinaryo na math o algebra, ang latitude, yan yung tinatawag na y-axis. Ang longitude, yan yung tinatawag na, x-axis. Ang longitude, yan tinatawag na y-axis. Kung bakit y-axis, yan po ang linya na ginuhit, imagination, from North Pole to South Pole. Yung latitude naman, yan namang linya, yung zero point, yung reference point niya na zero, ay dyan ginuhit sa eksakto kung saan makikita ang equator ng ating mundo. So, ibig sabihin, sumurinder ka na, Mr. Orly, no, kanong malapilido mo, mahuhuli ka rin.
meron na hong litrato sa iyo at mabibisto ka kung saan ka. Kaya it's better for you to surrender now. Ito naman, in-identify naman niya ni Mr. Joel Escorial na ang isang dalawang middleman na kumukontak sa kanya para pumatay kay Mr. Percy Lapid. Pero yung talagang kumontrata sa kanya para sabihin na si Percy Lapid ipapatay para bigyan siya ng 550,000 ay si Crisanto Palanya Villamor. Sa kasamaang palad, namatay si Crisanto apat na oras halos. No? Pagkatapos may presenta sa media ni Secretary Binhar Abalos itong si Joel Escorial na siya pumatay kay Percy Lapid, 4 hours later ay na-pass out naman itong si Mr. Crisanto Palanya Villamor at hindi na raw nakahinga at isinugod pa sa ospital ng National Bilibid Hospital, patay na rin. So kung ano man ang magic o misteryoso dyan, yun ay ikinalulungkot na sobra-sobra ng Lapid ng Percival Mabasa family. At let us proceed. Sinabi naman ni Joel Escorial na in-identify niya yung cellphone number naman ito. Bakit gusto niya i-take out ang mga audience ko, pwede niyong kukunin ang cellphone number. Ito si Ms. Christopher Bakuto na taga BGMP. Ito rin isa rin sa tinatag na middleman. Pero mukhang sa pagkakaintindi ko, ay yung papel dito ni Mr. Bakuto ay magbibigay ng kung sino ang tutulong kay Joel Escorial sa pagmamanman o surveillance. At ang binigay niya nga rito, siya nga raw nagbigay nitong dalawang magkapatid ni Makulangan doon kay Joel Escorial. At ang telephone number nga ni Christopher Bakuto rito ay 0975. 556-1009. Pwede nito magkakagan yan. Tapos ito naman, si Israel di Makulangan na nagtatago, ay, mag-surrender ka na. Ito telepon number ni Israel. Ang ginamit mo itong telepon number ito, na-trace. Nakuha ng record, nakuha na sa kung saan ka tumawag. Tanda na niya, may global positioning system. Malalaman kung saan ka. Pwede mong itapon yung cellphone mo kung para malaman mo, para hindi kung saan. Pero nakabalandra lang po mukha mo at ibabalandra na yun sa Facebook, marami na makakita sa'yo. Siguro magpakalbo ka, kagaya ko, magpagupit ka para hindi ka makilala maayos. No? Pero kahit na nagtatago kayo, ang inyong mundo ay sumisikip. Mas maganda pa na lumitaw kayo, sumurender, at mag-alok ng inyong nalalaman at kumituro nyo kung sino mastermind ay hindi na kayo makukulong. Patatawarin kayo ng pamilya ni Mr. Lapid, Mr. Percival Carag Mabasa, na alias Percy Lapid. Ito naman telepon number ni Crisanto Palanya Villamor, pero patay na siya. Ibigay na rin natin 0921-778-7887. So, yan ang mga binanggit niya. Pero yung kay si Edmond de Makulangan, ay wala tayong makukuha ng telepono, cellphone number. So, okay, proceed tayo. At, ano pang ibang sinabi ni Joel Escorial? No? Yan ang tatungin natin. Okay. So, ito. Noong September 5, binanggit siya pa ulit, na tinawagan siya ni Crisanto Palanya Villamor. At sinabi niya, bibigyan siya ng trabaho na pagpapatay kay Percy Lapid, no? Sa halaga ng 550,000 pesos. At nadeposito sa kanyang video account noong September 15 ang 50,000, dalawang beses na 50, so 100,000 na naibigay sa kanya noong September 15. September 16, nadeposito ulit sa kanya ang halagang 100,000. So, ibig sabihin, 200,000 na naibigay sa kanya. Kaya nagsimula na sila ng trabaho. Kaya ang nangyari, nagkita sila ni Israel di Makulangan sa fast food, yan Pares, Parisan, kung tawagin sa Las Piñas. Itong fast food nito, malapit ito sa bahay ni Percy Lapid. Kaya doon sila nag-standby kasi malapit. No? At ito naman yung mga di Makulangan, yung isa din tricycle driver. So alam mo naman, pag tricycle driver, halos kilala mo na lahat sa village, mga tao, kung saan nakatira,
Siyempre, araw ko hindi man kilala sa pangalan, sa mukha nakikilala mo. So, simula noon, noong September 16, ay sinubaybayan na nila si Copper C. Lapid. Noong September 22 daw at 23, kasama ni Joel Escorial, si Orly at si Edmond de Maculangan at nagpunta sila sa Times Reliance Corner EDSA kasi doon ang DWBL para abangan nila si Mr. Percy Lapid. Dahil doon ang kanyang opisina. So, ibig sabihin, balak nila na patayin doon sa paglabas sa DWBL, opisina ng DWBL. So, sinasubaybayan na si Percy Lapid sa bahay na niya kung saan siya nagtatrabaho rin daw. So, inalam din nila kung anong oras at araw ang kanyang pagpasok sa trabaho ni Percy Lapid. So, inalam din po namin, sabi niya, kung saan madalas na dumadaan papunta sa at pabalik sa kanyang trabaho. Ito si Percy. So, sabi ko sa inyo, huwag kayo mag-routin. At sinubaybayan din daw nila noong September 30, 2022 hanggang October 2, 2022. At sinabi din daw ni Orly na kung sino daw sa inlak sa kanila ni na Israel at Edmond. Ibig sabihin, lumalabas si Israel at Edmond ay killer din. Hindi lang tricycle driver, hindi lang call center driver, killer din. So, ang parang sistema, kung matapat kung saan ang pwesto ni Edmond tsaka ni Israel di Maculangan, kung natapat na dumaan sa kanila si Percy Lapid, sila ang babaril. At kung natao na dumaan sa pwesto nila ni Joel Escorial at Orly, sila ang babaril. So, ganun nangyari. Kaya ang pwesto ang nangyari, dumaan si Capersi doon sa kanilang linya. So, October 3 ng gabi yun, alas 8.